mag-a-adjust na ng oras ng operasyon ang mga mall sa Metro Manila mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 na ng gabi bilang paghahanda na rin sa Christmas rush. Kaugnay po niyan, alamin natin kung ano naman ang paghahandang ginagawa ng public transportation. Kasama si Kamodi Floranda, ang national president ng Grupong Piston. Kamodi, magandang morning po sa inyo and welcome back to Sakto. Kumusta ho kayo? Magandang umaga po sa inyong dalawa, Sir Canoy, at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Opo. Kamodi, si Johnson po ito. Ano po? Una-una, opa, yung mga ruta po ninyong available ngayon na malapit sa mga malls na maapektuhan po ng adjustment ng operating hours, gaano po karami? Marami naman po tayo mga ruta na mga nakaanos sa mga mall. Ang wala lang tayo ay yung BRT sa bahagi ng EDSA kasi sa may Mega Mall. Opo. Pero meron naman po doon sa likod ng Mega Mall yung mga biyaheng Rizal Tanay, yung Tanay Pinangunan, Cardona. At halos lahat po nasa ruta ng mga mall yung ating mga public transport. Opo. Kayo ho ba napag-usapan na ninyo kung mas mag-o-operate or mag-a-adjust kayo ng biyahe din na inyong mga miyembro? Tayo ay sa bahagi po ng ating public transport, sa bahagi ng ating mga miyembro, ay nag-a-adjust naman sila dahil nga doon sa bagong inilabas na ruling na parang 11 to 11 yung pagbubukas ng mga mall. Kaya talagang tuloy-tuloy din naman yung ating pagserbisyo dahil doon sa sinasabi natin na ang mga public transport naman almost 12 to 18 hours na nagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Opo, pero kay Bay, nakonsulta rin ng MMDA para ho dito dahil yung mga empleyado halimbawa ng malls na mag-a-adjust din ng uwi ang alas 11, baka ho walang masakyan sa gabi. Hindi pa ho tayo pinatatawag ng MMDA o ng LCFRB, pero sa bahagi naman natin, sa ating pong mga karanasan, ay pag ganitong mga Christmas season ay talagang halos magdamag na bumibiyahe yung ating mga public transport. Minsan na gumagaray na yan sila mga alas 12, alauna, kung kailan pagkatapos lumabas ng mga empleyado ng mga mall. Opo. May mga ruta ho bang kinakailangan pa or sa tingin ninyo pwedeng buksan para makapagserbisyo doon sa mga apektadong empleyado ng mga mag-a-adjust ng biyahe, ng operation sa mga malls? Marami pa pong mga ruta ang hindi nabubuksan. Halos nasa 170 pa yung mga ruta. Opo. Dito sa National Capital Region, yung mga hindi nabubuksan. At yung isang nagiging malaking problema nga, di ba, yung pagputol ng DOTR sa ating mga lehitimong mga ruta. Kaya ang mapanawagan nga natin sa DOTR at sa LCFRB ay sana ay 100% nabuksan ang lahat ng ruta ng ating public transport para matugunan yung pangangailangan ng ating mga mamamayan. Opo. Ngayon ho, Kamodi, pataas na naman ang presyo ng diesel at na iba pang produktong petrolyo. Kumusta ho kayo? Kumusta ang biyahe po ninyo? Sa ngayon, talagang tayo ay laging nakabingit yung ating kabuhayan lalo na nga dito sa ginagawang pagsisisyo ng presyuhan ng produktong petrolyo. At yung mga rollback na, ano, halimbawa, nung Martes, nag-rollback man ng 50 centavos. Pero ang isang kinakanohan po natin dito, yung isang inaabata natin batay doon sa international na announcement na magbabawas ng 2 million na barrel. Opo. Yung sa oil industry ay malaking epekto nito dito sa ating bansa sapagkat ang magiging epekto nga nito yung magiging theory ng mga pagtaas. At batay nga rin sa sinasabi mismo ng Department of Energy ay talagang asahan na yung mga magiging mga pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Opo. Kamodi, merong pinag-uusapang panibago na namang fuel subsidy. Ang reklamo naman ng mga trooper, mas malaki raw na pupunta sa operator. Ang isang nagiging malaking problema ay matagal na po nating idinulog yan sa LTFRB at saka sa Kongreso. Yung fuel subsidy, ang sinasabi natin ay dapat i-direct sa mga driver. Oo nga. Sapagkat mga driver naman po talaga yung nagkakarga ng krudo, kapira lamang kung ikaw ay driver-operator, ikaw yung may-ari ng sasakyan, ikaw yung bumibiyahe ninyong sasakyan. Mm-hmm. Pero halos nasa 90% ay mga driver talaga yung bumibiyahe ng ating public transport. Kaya nung nagkaroon po ng hearing sa Kongreso, binukas po natin yan, na baka pwedeng idiretso na sa mga driver. Para kasi nagiging tendensya pa ho ng tunggalian ng mga driver at mga operator. Dahil ang ginagamit ng operator ay siyempre mataas yung piyesa ng
mataas yung piyesa ng mga sasakyan. Ang sabi naman ng mga driver ay para naman sa fuel yan, hindi naman para sa piyesa. Kaya nag-focus pa ito ng tunggalian sa dalawang bahagi ng sektor. At ang isang malaking problema po natin dito ay maraming inilalabas na mga pantawid yung mga ayuda, pero hindi halos lahat nakakatanggap ng subsidiya. Hindi lamang ang mga operator kundi ang ating mga driver. Alright. Kamodi, balitaan nyo kami ano man ang magiging development po kung magkakausap kayo ng MMDA or mas mag-a-adjust kayo ng inyong biyahe para ho servisyohan yung mga uuwi ng alas 11 or lagpas ng alas 11 pa sa mga malls. Salamat po, Kamodi. Ingat po kayo. Salamat din po. Thank you po, ang National President po ng Grupong Piston, si Modi Floranda.